Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated features na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito, kaya walang mga anime features na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime features na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 63. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ngay, bumawi nga Sakuragi dahil pinagalitan nga siya nitong si Coach Ansai. At dito'y na ipakita nga niya na kayang-kaya niyang bumawi sa larong ito. At dito'y nakagawa nga sila nitong si Rukawa ng maayos na connection. At dito nga'y mabalik na nga tayo sa loob ng court. At dahil dito'y laging linapitan nga nitong si Rukawa itong Sakuragi. Nice one Hanamichi Sakuragi, napakaganda ng dukot mo doon. Buti na lang tama ang desisyon ko na ibagsak sa'yo ang bola at talagang sinigurado mo nga. Ngayong tiwalang tiwala na ako sa'yo, sa bawat drop ay humanda ka. Wika nitong si Rukawa. Samantalang dito ay nagsalita nga at tumugon itong Sakuragi. Oo, ganyan talaga. Kailangang bumawi dito kay Coach Ansai. Kailangan nating bawian yung mga yan upang hindi niya ako pagalitan. Ha, dito lalapitan ko siya at sasabihin kung satisfy ba siya sa kanyang nakita. Wika nitong Sakuragi at dali-daling lumapit dito kay Coach Ansai. Ngunit ang unang nagsalita nga ay itong si Mr. Smith. Sakuragi, maayos. Ganyan ang gusto naming linalaro mo. Mahusay at hindi ka na nagpapabaya nang gusto namin sa'yo, laging umaarangkada. At sabihin mo sa kanila na Hanamichi Sakuragi lang ang malakas. Wika nitong si Mr. Smith. At dito ay biglang nagsalita itong Sakuragi. Coach, Tatang, di ba nakita mo? Bumaawi ako. Napakahusay ko dun, di ba? Napakaganda ng ginawa kong dukot. At mismong itong si Rukawa ay napahanga. Pati itong si Mr. Smith ay napahanga na rin sa pinapakita ako. Di ba Tatang? Napakahusay ko talaga. Bumaawi ako sa ginawa mong paggalit sa akin. Hahaha, nakabawi rin sa wakas. Wika nitong Sakuragi. Samantalang dito ay nagsalita itong si Coach Ansai. Yan ang gusto ko Sakuragi. Mahusay, mahusay ang ginawa mo kaya naman. Umupo ka na muna. Kogre, palitan mo muna itong Sakuragi at ikaw na muna ang bahala sa kanyong lima. Ito na ang magandang pagkakataon upang ikaw naman ang magpakitang gilas, Kogure. Mupo ka na muna, Sakuragi. Wika nga nitong si Coach Ansai at dito ang nagtataka nga itong Sakuragi. Ano? Tatang, papaupuin mo ako? Ano ang nasa isip mo? Eh ang ganda na nga ng linalaro ko eh. Bakit? Bakit Tatang? Bakit mo ako papaupuin? Sirap ulo talaga itong matandang to. Wika nitong Sakuragi. Kaya naman dito ngay, isang substitution nga ang naganap. At dito'y nagwika ang referee.
Isang sap ang gagawin ng kupunan ng Shohoku. Pasok si Kogore, labas itong Sakuragi. Wika nga ng referee, kaya naman dito ay nagtaka itong mga kaibigan ni Sakuragi. Ano? Bakit pinalabas Sakuragi? Ang ganda man ng inalaro niya. Ano ang nasa isip ni Coach Ansai? Bakit siya nagawang paupuin itong Sakuragi? Coach Ansai, bakit? Bakit mo pinaupo ang isa sa mga ace mo? Wika ng mga kaibigan ni Sakuragi. Samantalang itong si Akagi ay nagwika nga. Oo, tama. Tama ang naging desisyon ni Coach Ansai na pinaupo itong Sakuragi. Napansin mo ba rin ang lahat ng yun? Matalino talaga mag-isip itong si Coach Ansai, di ba? Malapit nang matapos ang unang yugto ng laro. 5 minuto na lang. Ngunit, dito'y makikita nga niya na merong pagkakaiba sa laro ni Sakuragi at gusto niya i-prepare ito sa second half. Kaya ito ang magandang plano. Ipasok si Sakuragi sa huling minuto ng unang yugto o ipasok na siya sa pangalawang yugto. Magaling talaga itong si Coach Ansai. Wika nitong si Akagi. At dito ngay tumugon nga rin itong si Rukawa. Tama ka, Captain. Yun ang nasa isip ni Coach Ansai. Gusto niyang iprepara itong Sakuragi sapagkat kitang-kita niya na ang kupunan ng Dream Academy ay 5 lang yan ang pwede. Ang 5 manlalaro na si Buzzer ay Kiko Aikawa, Joe Clinton, itong si Oda at itong si Bricks lamang ang kanilang pambato. Samantalang tayo ay nandito pa si Kogore at itong si Yasuda. Kaya gusto ni Coach Ansai na gulatin ang kupunan ng Dream Academy sa muling pagpasok ni Sakuragi at fresh na fresh na. Wika nga nitong si Kaide Rukawa. Kaya naman dito nga sa isang gilid nga kinukulit nga nitong Sakuragi itong si Coach Ansai. Tatang, bakit? Bakit mo pinaupo? Ano ang nasa isip mo? Gigil na gigil na ako maglaro, ha? Nakabawi na nga ako sa kasalanan ko. Tatang, paglaruin mo na ako pakiusap. Ayaw, tawagin mo nga itong si Tatang at gusto ko nang maglaro. Ano ang nasa isip mo? Mr. Smith, pakiusap. Payagan niyo ako maglaro. Kumbinsihin mo si Coach Ansai. Tatang, pakiusap. Paglaruin mo na ako. Wika ni Sakuragi, sabay pinipisil nga itong baba ni Coach Ansai. At dito ngay biglang nagsalita itong si Coach Ansai. At ang tanging salita nga lang na kanyang binanggit ay, Hanamichi Sakuragi, umupo ka. Umupo ka lang muna at maging kalmado. Wika nitong si Coach Ansai, habang sa loob ngay mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Bricks ang bola. Kaya naman, nag-adjust nga ang depensa. At ngayon, itong si Mitsui na nga ang kumukuha sa kanya. Kaya naman, wala na ang sinayang panoras itong si Bricks at dali-daling inatake ang depensa nitong si Mitsui. At dito napansin nga ni Mitsui na hindi niya kaya itong si Bricks sa physical na lakas. Napakalakas nitong Bricks. Napakalakas na kanyang pangangatawan at masyado mahaba. Hindi ko kaya napigilan itong si Bricks pag dito sa baba. Wika nitong si Mitsui. At dito ngay, isang teardrops nga ang ginawa nitong si Bricks. At dito'y pasok nga ang teardrops ni Bricks. Kaya naman dito'y nagsisigawan na nga ang mga tagahanga nila. Ayun oh, pumasok ang teardrops ni Bricks dahil wala na yung may pulang buhok. Dali na, Dream Academy. Ito na ang magandang pagkakataon upang samantalay ng pagkakataon. Hindi maganda ang depensa nila. Hindi maganda ang kanilang panloob na depensa sapagkat wala yung may pulang buhok. Samantalang yung number 14 naman ay hindi sanay na gwardyahan ang mas malaki sa kanya. Kaya, sige na, samantalay nyo ang pagkakataon, Coach Big. Bigyan nyo ng pagandang pagkakataon ang ating kupunan upang tambakan na ang Shohoku. Sigawan nga ng mga tagahangan nila. Habang sa isang gilid nga, kinakausap nga nitong si Coach Ansai itong Sakuragi. Sakuragi, hindi kita pinaupo dahil galit ako.
at lalong hindi kita pinaupo dahil naiinis ako sa pinakita mong depensa kanina. Naalala mo pa ba nung sinabi ko sa'yo nung inter-high na maging kalmado lamang at makinig sa akin? Tandaan mo, ikaw ang magpapasabog sa larong ito. Ikaw ang magpapasabog sa kupuna ng Dream Academy. Kaya kalma ka lang muna at maupo at subaybayan ang laro ng bawat isa. Gusto kong ilista mo sa isip mo ang bawat takbo ng laro at tandaan mo to, Hanamichi Sakuraki. At palagi ko na rin sinasabi, ikaw ang secret weapon ng kupunan na to upang talunin ang Dream Academy. Wika nitong si Coach Ansay. Ano kaya ang plano ni Coach Ansay? At pinaupo niya ang nag-aalam na si Sakuraki. Abangan natin sa susunod na bahagi.